nauna ka pa sa akin. Mabagal yata yung kotse mo eh. O, parang ang bilis ng kotse mo. Oo, may turbo yun eh. Ano ba yun, dala mo? Beetle. Naalala Beetle may turbo? Oo. Ako, dala ko Mini Cooper. Oh, okay. So, pinahiram sa akin ni Atty. Are we going? Oh, pero palit muna tayo. Testingin ko yung Beetle mo. Tapos gamitin mo muna yung Cooper. Palit na lang tayo sa ano, sa expressway. Yeah, thank you. Huh? Ayun, ikaw naman drive. Take care. Oh, parang ang bilis ah. Ano, Jay? Maganda, di ba? Responsive to. Oo, sabi nga sa'yo, ang bilis ng reaction yan eh. Yep, responsive. Meron pala selector yan ha. Sa may shift stick, makikita mo yung sport mode, green, tapos selector dyan mismo sa... Yung bilog. Yung bilog mismo? Ay. Yung bilog mismo, pwede mo yan eh. Mag-change ka to sport. Yes. Alam mo ba nung 1930s, nag-formulate si Hitler nitong parang people's car nila sa Germany. Mm-hmm. Ito nga yung Volkswagen kasi parang meron silang problema noon doon sa kanilang mga kali, makikitid mga kali nila. Mm-hmm. Finormulate ni Hitler concept at design ng Volkswagen. That was in 1930? Oo, in the 30s pa yun, 1930s. Mm-hmm. No, in contrast naman, itong Mini was introduced in 1950 ng British Motor Corporation with a similar problem perhaps ng mga maliliit na kalye. Oh, maliliit din kasi ang kalye sa Europe. Eh. Hmm. Ang nag-design nito is someone named Alex Isagonis. Oh, yung final design pala nitong ano na to, ng Beetle, ang nag-design si ano Ferdinand Porsche, yung first na ang makina nasa likod. Ano ah, Ferdinand Porsche ang pinaka-designer niya. Yung final design nila noon, kinam up nila ng 1938. Makina nasa likuran. Makina nasa likuran. Pero ito nga yung ano mo kasi, ginawa nila nasa harap na eh. Di ba yung Beetle nung ano, nasa likod. Nung, tapos kahit yung ibang mga Volkswagen nila na nasa likod ng makina. Even yung kombi, if I'm not mistaken, eh, di ba? Nasa likuran ng makina. Nasa likuran ng makina. Nun. Pero ikaw, meron ka rin, di ba, nagkaroon nga ng box na ginagamit natin nung college. How was it compared sa dinadrive mo ngayon? Yung first car ko talaga is Beetle na 1600. Yun ang first car ko. We bought it for 10,000 pesos lang that time. That was in the 80s. Pero itong Beetle na to, anong displacement nito? 1600 din yan. 1600 din to? 1600 na turbo. Okay. Comparing the two actually, in terms of ride, mas malakas umatak talaga itong ano, minimo. Oh, syempre. Pag pinitik mo yan, sisibatang ka yan. Yeah. But that one also, na dala-dala mo ngayon, yung Beetle na yan, meron ding sports mode yan. Sa shift niya, merong S. Okay. So that will be on a sports mode already. Mas maganda RPM niya. Isa pa sa mga magandang feature niyang box na yan, ang kanyang maintenance PMS is every 25,000. So ang pagpapalit ng oil niyan, etc., check-up, once every year. Ah, talaga? Oo. Kaya matipid sa maintenance yan eh. Pero di ba ako, napanood ko yung Italian job eh. Ito yung ginagamit nila doon eh. Oo, sa Italian job yan ang ginamit.
Alam mo yung Mini Cooper na yan, nanalo yan sa Monte Carlo Rally ng 3 consecutive years. Actually, I think that started in 1954. Tama ba yan? Oh, it started in 1954. Oh, yes. Hindi mo ba alam na yan ding Volkswagen sumali yan sa race ng Monte Carlo? Oh, di ba parang may palabas nila ng Herbie Goes Herbie, to Monte Herbie, Carlo. Yes, yes. Yung mga Herbie movies. Alam mo yung Italian Job na movie. Actually, remake na lang yon yung 2003 na lumabas. And 67. I think they were using pa talaga yung unang-unang Mini Cooper. Yung maliit talaga. Masikip yun eh. Parang di ba ganun ginagamit ni Mr. Bean? That's correct. That's correct. Yung maliit na ganun maliit, pa. Yun yung mga classic. Alam mo ba dahil sikat noon ang ano ang yan Mini Cooper. Ay sikat din ng Beatles noon eh. Sila puro mga naka Mini Cooper sila that time. Iconic talaga ang Mini Cooper ano, Beatles pa ang Oo. But did you know na ano din yan? It is also known as a love bug. Oh, yung love bug pelikula yun, 'di ba? Na ano yung nahati yung Beetle sa huli. Yes. Ayun, natatandaan ko 'yun. Napanood ko yung movie na yan. Kasi parang nun, dahil nga naka-Beetle ako, lahat halos nung Herbie Goes Banana, Herbie Goes to Monte Carlo. Yeah. Diba yung Herbie na una, may mga ano yan eh. Although ang first import niya, yung love bag ng 1947. Tagal na, diba? 1947? Yes. Oh, remember this place? Oo. Eto na tayo sa may nagtahan. Oo. Itong ano, itong ganitong model na kagaya sa iyo, ilan ang na-manufacture nito? 2017, there were only 100 units na nirelease dito. Talaga? Pero madalang na din talaga nakita kong ganito. But still iconic. And perhaps siguro dahil nga sa atin, meron niyang emotional value. Lagi tayo nakikipagunahan ng parking dito dati. Eh, maluwag na ngayon dito. Dahil walang pasok. Nothing has changed much, ha? Yes. Yung structure, same 30 ganun years ago, eh, ganun pa din, ha? Even yung entrance, ano? Ganun pa din. Parang mas komportable na ako dito. Yan. Naligaw kami. Naligaw kayo? Anyway, nandito na din lang tayo. Ba't di pa tayo pumunta dun?